Good bullet mga bro. Another tips with K-Tips Brother. Bigyan ko ng simple tips regarding dun sa mga ang reklamo is tinension daw ulit tapos nawalan daw ng nagtug ulit. Ibig sabihin, nagtension na sila tapos nagtug ulit. Ngayon, saan ho bang dahilan? Ano yung mga dapat natin i-adjust? Ngayon ganito po. Minsan, kapag nagtitension tayo, okay na yung tension natin. Tapos, minsan, bigla na lang magutog siya. Ito po, lagi nang chichikyage. Ito ang kanyang bobbin case. Ayan po. Ito yung kanyang bobbin case po. Minsan kasi, bobbin case natin, sa una, okay, di ba? May fit yan. Pero habang tumatagal yan, kasi, di ba yung may video ko na yung sinunod eh, marumi, habang tumatagal dyan, pag ginagalan nyo, nagkakaroon siya ng mga himulmul. Naiipit dito yan. Ang gagawin natin minsan, titingnan natin yung ating bobbin case. Alisin natin yung parang pinakaisipin sa loob. Para makita nyo. Yan. Okay. Nilis ko muna yung kanyang parang spring niya. Alisin natin muna. Then, ngayon, ipakita ko sa inyo. Yan o. Oh, dito. Sa banda rito. Yan, do. Yan, yung sa pinakataas ng spring. Spring niya. Yan po. Mayroon po mga minsan mga himulmul dyan, mga dumi. Minsan, ang gagawin nyo, alisin nyo muna siya. Ito, luluwagan nyo. Yung screw niya, yan po, luluwagan nyo yan. Pagluwag nyan, de pwedeng luwag, pwedeng alisin nyo. Mas maganda, inaalis siya. Inaalis. Para sure. Pero dapat, maglagay dito ang tela. Para hindi siya malaglag o lumayo tong screw. Nawawala minsan to kasi pag nahulog, bigla na lang nawawala. At hindi natin alam kung saan napunta. Ngayon ganito po ang gagawin natin. De yan. Okay na po, di ba? Ayan, nalis ko na yung pinatornilyo. Ayan na yung, ito na po yung pinatornilyo. Ayan na siya. Ngayon, ito yung bobbin case natin. Ito yung spring. Ayan. Dito, pwede nyo ito. Madalas yan, naiipit dito yan. Pwede nyo linisin lang ng kamay o kaya ng tela para mawala. Ngayon, ito, nauunot siya. Ito siya, ganyan siya eh. Habang tumatagal yan, gumagaroon yan. Kaya lumuluwag siya. Kahit anong higpit nyo dito, hindi siya sumisikip. Kasi ito, nakaunot yung spring. Ngayon, paano gagawin? Para mapahigpit siya. Ito po yan. Focus natin. Ayan po siya. Ito po yan. Pwede nyo siyang baliin. Dahan-dahan lang ang ano yan, ah. Medyo kasi ganyan na siya. Gaganoon ng konti. Gaganoon siya yan. Yuyuko nyo lang. Yan o. Oh. Nakita nyo diba? Tumuko na siya ng konti. Yan. Sa pa konti pa. Dahan-dahan lang po, ah. Yan. Yan. Pag nakayuko na siya, pwede nyo siyang ibag na sa dati yan. O. Oh, diba nakita nyo? Nakakata siya. Oh. Yan ang magiging itsura niyan. Ngayon, magka-exacto nyo rin yung pinakadulo, ito. Ganyan, dapat nakapasok dito. Yan po, diba? Yan, hawa nakapasok yan dito. Okay, yan. Ito sa may pinakabutas nyan. Yung pinaka-guide nya, you know. Ito yung guide sinasabi ko. Pasok na siya. Yan. Pasok niya ganyan, hawakan niya yan, no, di ba? Nakaganyan na siya. Ano? Kaso nga lang, di ba nakita niyo? Meron siya dito nakausli. Ibig sabihin yan, meron na siyang pressure niyan. Ngayon, ito yung screw niyan. Di ba? Ito yung screw. Paano maglagay? Ito yan, o. Oh. Ito gagamitin niyo. Koko. Ipapasok niyo sa pinaka ano mismo. Yan, ano,
nakapasok na, di ba? Yan, yung nakapasok sa may pinapilakoko. Ito yung magiging screw nyo. Tapos ito yung kanyang filing case. And then, isasaksak niya siya. Pero, sakto niyo muna. Yan. Dapat nakalagay sa ano. Sakto. Yan. Then, ito yung kanyang bobbing case. Okay, sa gitna. Yan. Okay. Sakto na siya. Ito niyo siya, di ba? Sakto na yan. Oh. Then, iikutin niyo. Yan. Oh. Ito magiging screw niyo, yung kuko niyo. Landahan, landahan lang. Pagkalagay yung umikpit na, pwede yung bitawan na. Yan, yan, yan. Okay. Tao. Ayan siya. At saka nyo ito gamitin. Yan. Yung multi screw. Umikpit na yan. Ngayon, ito yung hulihan. Itong hulihan na ito, higpitan nyo rin itong konti. Yan. Fix na siya. Ngayon, balik nyo yung spring. Kabalik na yung spring yan. Kung ano yung nalis nyo, ganun din po ang pagbabalik. Ayan, pasok. Ayan. Pasok na siya. Ayan. Then, ilagay yung sinulid. Yeah, ayan o. Nasikip na masyado, di ba? Kasi may pressure na yung spring yun. Sikip na siya din na. Sikip na, di ba? Hindi siya makausad. Ibig sabihin, maganda na yung spring niya. Spring niya. Then, wait lang ha. And then, tanggalin natin itong unang sinulid. Then, kulin natin itong kulay pula. Yan po. Yan na siya. O, di ba, masyado maikpit na kasi nagpitan na natin. Ngayon, pwede nyo yung luwag na. Luwag, landa-andahan. Yan. Kunti pa. Luwag pa, yan. Hop, kumabro luwag, then palikod sa ikpit ulit. Yan. Yan na po. Ayan, di ba? Mayroon na siyang pressure, may higpita siya. Yan lang po yung mga simple tips and tricks, brother. Para makita nyo. Ngayon, pwede nyo pong higpitan, higpit pa, pwede nyo luwagan. Depende po sa inyo. Yan po, di ba? Mayroon na siyang, di ba, nakabend na siya. Ano po, dadaan lang po yung pagbibend nyo, ha? Yun po yung ginagamit lang doon sa mga ayaw na mahigpitan. Ngayon, tanggalin nyo lang ulit, ganun lang. Step by step lang po, makukuha nyo po lahat ng mga simple tips natin. Yan lamang po mga kasama, mga kapatid, bro, sis, ito lang po yung ating mga simple tips regarding sa nakatensional, natutug pa rin. Minsan nandito po, may bara, o kaya yung spring niya, nakaunat na. Ito po si Tips Brother. Good day po ulit. Maraming salamat po. God bless po.